Okay, sige. Start tayo sa ating concert memes. Siyempre, yung ma-share namin ni JP as manonood, di ba? Kasi hindi naman kami. Yun, hindi kami nabigyan ni Gia ng ano eh, ng opportunity. Ako meron. Yun yung i-share ko. Yung first concert ko. Ah, ako din. Actually, meron din. Tinatago ko lang. Yung second concert mo naman. Ano man tada mo lang? Tinatago yung ito. Tinago ang tunay na ano, katauhan. Okay, sino una sa inyo? Siguro simula tayo sa simula. Uy! Start ba kayo 5 hours okay, to? So, hindi, siguro yung mga ano lang. May flashback tayo. Mga core memories. Yeah. So first ever gig po namin outside school. Grade 12 po kami nun. Nag-perform kami sa isang cafe. Tapos isa siyang parang gig for a cause sa isang baby na may cancer. Yeah. Ooh. Baby na may cancer. Tapos during that time, isa pa lang yung song namin, which is yung Nag-iisang Muli, na medyo nag-blow up na that time. So wala kami ina-expect that time. Tapos nagulat kami, pagpunta namin sa cafe, ano, as in siksikan doon. Yeah. To the point na nakakasuffocate na. So, siguro isa yun sa mga moments na feeling namin, this is something. Mm. Feeling namin, this passion comes with a mission. And that mission starts now. Nice. Bakit natatawa? Yes. Sorry, nalalong sa inyo. Okay na. Naniwala na kami diyan eh. Hindi ko pa tinapos eh. Talagang ganun eh. Oo. Andun na kami, oh. Fast forward, magre-receive po kami ng award sa MOR Pinoy Music Awards. Oh! Yun po yung first ever big performance namin kasi Araneta Coliseum yun eh. Mm-hmm. O, tapos si Rafa, ano bang nangyari? Ayoko maalala. Ba't parang hindi, si Rafa yung ano? Hindi, ano to eh. Maganda to. Very ano, memorable occasion to. Kasi nun, sumalang kami sa stage. Grabe, ganda ng tugtugan. Tapos yung kanta kasi namin nag-iisang muli, may high note, no? Siyempre, ano naman, precursor, medyo pagod-pagod kami. Ganun. Tapos ito, si Gian, sa gitna ng kanta. Isisigaw ko kay Bathala! Sobrang. Nagbibinata! Well, to be fair, binata pa naman kami nung time na yun, so... Tama! Oo! Tapos syempre, sino hindi kakabahan yung magpa-perform after namin, Ben and Ben? Oo, diba? Dapat sinabi mo sa Ben and Ben, pinagbigyan lang namin kayo tonight. Yeah. Ayaw kasi namin maano sila, ma-overshadow namin yung ganun. Sobrang nakakahiya. Pero ayun. Anong ginawa mo? Paano yung handle? Binato ko yung mic. Charot all. Si Okay naman pala. May anger management issue pala. Oh. Actually po, during the performance, hindi ako aware na pumiyok ako kasi nung time na yon, parang sariling sikap pa kami nung time na wala kami mga tech team, wala kaming roadies. So parang kami mismo yung nagsiset up ng mga gamit namin ganito. Tapos nung mismong performance na, wala ako marinig. So senyas ako ng senyas sa ano. So sobrang na-strain yung boses ko. Tapos may pa-high note pa kasi yung kanta namin yun. So yun, the rest was history. At least naging talk of the town. Diba? Okay so, lang yan na, oh. Yun. Pero wait, hindi mo alam na pumiyok ka nung time na yun. Kailan mo na lang nalaman? Pero ikaw, Rafa, alam mo na pumiyok siya? Ah, opo. Ang ganda. Ah, yes, Madam Kasi ipapanoorin niyo po yung... Yes, po, Your Honor. Kasi kung titignan niyo po yung video, kita ko yung reaction ni Lola. May kita niyo po nagtitinginan po kami lahat. Okay. Tapos ako sabi ko, bakit? Meron. Tapos yun, pagbaba ko, sinalubong kasi kami ng ano, una, yung RM namin, pangalawa, this band, sila kasi yung nag-perform before us. Tapos yun, bumaba sila, bumaba kami, tapos sabi nung isang member sa akin, okay lang yan! Sabi ko, bakit? Sabi ko, unaware. Yun na, alam ko na. Ito na yun, okay. Akala mo perfect.
Oo. Ang ganda. Pero nung time na yun, as teenagers pa lang nung time na yun, parang feeling kasi namin yun na yung one time, big time shot yeah. namin to make noise sa industry. Tapos yun pa, parang I failed it. So parang sobrang naging ganun yung self-esteem ko nung time na yun. Namin as a band. Pero yun, naging... Pero hindi naman pala yun yung last, di ba? Oh. Yes. Yes. Yung next mo ay thesis defense. Oh. Yes. Wait. To be fair, hindi naman, I'm sure lahat ng mga singers, kasi ako din eh, nangyayari din sa akin yung humipiyok ako. Sino yung next? Si Rafa na, no? Rafa, ikaw na si Rafa. Visit ka! Uy, di ba si ano nga Alicia Keys sa Super Bowl? Oo, yeah. Si ano, si Mariah Carey sa, Carey? Si Mariah. Sa... Chicken Curry ba yan? Kapatid ni Stephen. Mariah Carey. Sa, si Mariah, di ba, sa ano, yung New Year, ano, event, di ba? Oh, yeah. Mm-hmm. Yung naka-live Pero, video. Pero, ayun, oh. The show ngayon, must go on. Totoo. Yes. Or dapat yung ano na lang, yung ginawa mo, so, may isang artista, huwag natin pangalanan kung sino. Parang nasa concert siya. Tapos yung kanta, Let's Get Loud, ni J-Lo. Tapos pataas ang pataas yun, di ba? Yung Let's Get Loud, ganun. Tapos yung pinakamataas na Let's Get Loud, binigay niya sa audience. Niya, kayo naman! Actually, yan na po yung technique namin ngayon. Yeah, ginagawa na namin. Pinagbabawal. Like, kunyari mataas na. Edo ko kasi, meron kaming collab with ano Miss Janine Tenyoso. Tingin yung title. Yes! Oh, yes! Ano po siya? Ano ato siya? Collab of the Year sa Wish Awards. Yun ba yun? Yun ba yun? Sorry, Dinagpa. The one! Mm. Yes po! Tapos yun, so syempre pag may gig kami, hindi naman all of the time kasama namin si Miss Janine. So kami yung kumakanta ng whole song. Yeah. So meron yung tapos mataas kasi yung after nun. Kayo naman! Kapag wala si kapag wala si Janine, pwede si Tonet or ako. Message pwede mo ako. Kami. Pwede ako. Depende okay, ah, pag minsan busy noted. Kasi ako din. Oh. Game. Hindi sige, naman okay malalaman. 1 PM onwards, free ako. Okay pa, noted. Halos buong araw na. Pero, actually, pinagtatawanan niyo yun ngayon. Pero nung time na yun, sobrang ano ba kayo? Affected? Yung ano lang po, yung Araneta lang. Pero yeah. Yung mga sunod na nakakatawa na siya. Oh. Mm. Kasi diba, kung talagang you value your ano your craft, ganyan. Siyempre, hindi maiwasan, bumabagsak din yung ano mo, self-esteem. Pero, ang okay naman doon, may next show pa, di ba? May no, next show pa na pwedeng bumawi. Yeah. Love it. Tapos, ang laking tulong din po kasi yung fanbase namin, very supportive po sila sa amin. Kaya parang, yun, yung na-uplift pa rin kami kahit kuminsan nagkakamali. Thank you, guys. Love it. Mm. Oo, ang pangalan ng fans nyo ay Joas. Right? Sino, yeah. Sino bang nag-isip nun? Si Rafa. Si Rafa. Si Rafa. Andito yung mga Jowas dito. Thank Pero you. Pero ano, yung Cup of Joe, sino nag-isip nun? Nung name? Si Gab. Si ano po, si Gab, yung isa naming gitarista. Cup of Joe. Mayroon ba kayo sa kape? Ngayon? Ngayon, yes. Kasi papanindigan namin yung pangalan namin. Kaya tama. Para branding. Ay, magtatayo kayo ng cafe. Yes, pero actually, nung naisip niya po yung name na yun, ang kwento po niyan actually, uy, another concert, mems. Ano pa to? Nung senior high kami. Sa school pa lang to. So like, cover band pa lang kami. Nagko-cover kami, ganito, ganyan. Tapos parang, uy, kayo na next nagpa-perform, wala pa ba kayong band name? Tapos yun, nag-uusap-usap kami. Tapos, iisip kami ng mga names. Yun na yung mga sinaunang names namin. Merong Seatbelts On, merong Dos, merong The Lobby, The Plane Has Landed, gano'n. Tapos sabi ni Gab, uy, what if Cup of Joe? Tapos hindi ko pa alam yung meaning. Ha, ano yun? Sabi ko gano'n. Tapos kape daw. Tapos, uy, parang G naman kami doon. Tapos yun. Sige po, Cup of Joe po yung pangalan namin daw. Pero so lang, welcome, Cup of Joe. Tapos pag may mga interview, pini-PR na lang namin na, kasi po we love coffee, tapos Baguio. Yeah. Bola-bola na lang. Yeah. Eme, eme showbiz. Ine-eme pa, wizard.
Bakit ka karamihan ng mga ganyang banda, yung mga pangalan, lagi naiisip right before na tumuntong sila sa stage? Karamihan, di ba, ganyan, yung parang... Adrenaline rush. Parang kay ni Edgar, ganyan din. Yeah. Parang kay ni Edgar, ganyan din. Wala silang pangalan, tapos sinabi nilang parang kay ni Edgar. Pero wait, curious ako dun sa ano, The Plane Has Landed. Bakit yun yung mga ibang options? The Plane Has Landed, DOS... Oo, oh, dito may nagsasabi DOS Revealed daw. Okay. Ay, meron din pala The Doctor is In. Ewan namin, parang feeling ko yung pinaka naging inspo namin sa pag-isip ng band name noon. Kasi may kinocover kaming ano, Panic at the Disco. Oh, so parang, love it! So parang feeling ko yung pinaka-idea noon, parang gusto namin yung band name namin. Phrase siya na parang catchy, gano'n. Catchy! Oy, mas kachi. Kachi? Ano ibig sabihin ng kachi? Mas kachi. Kachi. Pero parang gusto namin mga one word lang, ganun. Or noun. Kachi. Tapos yun. Yung DOS, actually, isa yun sa mga frontliner eh. Sila, ito yung mga pinagpipilian namin noon. Seatbelts on, Cup of Joe, tsaka DOS. Yung DOS kasi... parang acronym siya, pero kami lang yung pwedeng makaalam. Secret. Ano. Uy, para namang iba kami. Kaya para nga, ano na, dali na. Ito naman. Do you think, Rafa, it's time to reveal kasi 6th anniversary naman natin? Sa ano? Abangan nyo sa ano namin. Abangan nyo. Hindi ngayon. I-text ko po sa inyo direct. Ayan. Kasali pa pala yun sa pasabog namin. Acronym? Ano kaya yan? Dual, charing. Orphan syndrome, charing. Lead of sale daw. Oo, tama. Sige na nga, sa ano nyo na lang. Saan? 6th anniversary concert, charing. Abangan. Hirap naman. Dapat kung ano pala, kung kami. Phrase pala yung gusto nyo, parang dapat yung ano, yung film, yung The Woman in the House across the street from the girl in the window. Ganong kahaba dapat. Yung pangalan nyo. Ni-research ko pa yung buong pangalan. Sobrang haba. So, pero bakit seatbelts on? Bakit yan yung isa? Initially, yung pinaka-idea po namin sa magiging band namin, more on rock. Rock back. So parang feeling namin yung seatbelts on, parang... maangas. Parang siyang ano. Oh, parang maangas na, oh, get ready to... You're in for a ride. Yeah. You're in for a ride. So, yun po yung pinangalan namin sa first solo concert namin. Seatbelts on. Taray, informative din naman pala. Yes. Thank you for the So, another concert memory yun. Ang gusto namin ay yung DOS. Mamaya, maano natin yun sa kanila. Okay, ito na lang. Hint. Tama naman yung mga hinuhula nila. On stage yung meaning nung ano. OS. Doctors on stage. Pwede. Wala. Dentist, doctor. Dentist pwede on ring... stage. Dentist on stage. Denture. Pwede. Denture on stage. Sabi mo ba? Kasi pag di mo talaga sinabi sa GS. Bawal pa daw, sabi ng marketing. Bawal. Abangan. Hindi sila. Sino ba yung marketing na yan? Wala, fired na yan. Wala. Fired.